Lumapit ito sa kanya at bumulong. Sumakay ka sa kotseng kulay puting nakaparada. Si Boss Phil ang driver at itatakas ka niya. Ah, ganun ba? Ngisi na lang niya, hindi lang talaga si Perong marunong mag-sign language kaya nahirapan siya. At dahil sa sinabi nito, napangiti siya. Teka nga, anong pinagbubulungan niyo? Sita ng isang tauhan ang dad niya. Wala ho. Maagap na sagot ni Perong at inalalaya na siyang sumakay sa bridal car. Doon naman talaga siya sasakay kahit na hindi ito mag-effort sa pagsenyas. Pagsakay niya sa kotse, nakita niya ang gwapong mukha ni Phil na natatakpan ng mask at shade. Kahit wala namang nakalito sa mukha nito, pero para sa kanya, gwapo pa rin ito. Ang lalaking gusto niyang maging groom sa kasal niya. At dahil dumating ito para iligtas siya, nararamdaman niya ang lalaking ito ang makakatuluyan niya kahit wala itong gusto sa kanya. Pipikutin na lang niya ang lalaki para hindi na ito makawala sa bitag niya. Ba't ngayon ka lang? Galit-galitan niyang sigaw sa kumag. Ilang araw na niya itong hinihintay para kidnapin siya. Wala akong obligasyon sa'yo. Nagmamalasakit lang ako kaya magpakabait ka sa akin kung ayaw mong ibala kita sa kanyon. Mas galit itong sagot sa kanya. Oo na, wala ka naman kasing pake sa akin pero salamat pa din sa pagdating mo dahil ayoko talagang maikasal doon sa gurang. Nagtatampo niyang sabi sa mabait na boses. Kumapit ka dahil lilipad na tayo. Sabi nito. Ready na ang escort na sasakyan sa kanilang likuran kaya mabilis na pinasibad ni Phil ang sasakyan. Hindi man niya alam kung saang langit siya nito dadalhin. Wala na siyang pakialam basta ang alam niya, safe siya kapag kasama ito. Habang palabas sina Phil at Angeline ng Maynila ay may ilang sasakyang humahagibis na sumunod sa kanila. Marahil natunogan na ng kanyang ama na kinidnap siya at paniguradong tauhan iyon ng kanyang ama habang galit na sumusunod sa kanila. Phil, bilisan mo please. Sigaw niya sa lalaki. Nakalimutan niya na itong tawagin senyorito. Mas sweet kung tatawagin niya ito sa pamamagitan ng pangalan. Akalain niyo yun sa kabila ng kaganapan sa kanila, naisipan niya pang lumande. Bakit sa tingin mo hindi pa ba tayo mabilis? Seryosong saan ito habang abala sa pagmamaneho. Oo nga pala, nakatodo na ang bilis nila na 180 km per hour. Kaso mukhang mabilis ang humahabol sa kanila. Ilang sandali pa may isa na namang sasakyang humabol at tumapat pa sa kotse. Sinasakyan nila ni Phil na kilala niya kaagad si Ryan na sumaludo pa sa lalaki. Sumenyas ito sa driver niya na tinanguan naman ng isa pa pero hindi niya iyon naiintindihan. Nagpahuli si Ryan na iniharang ang kotse sa mga sasakyang nakasunod sa kanila. Kasabay ng paglihis ni Phil ng daan. Hindi niya na alam ang nangyari matapos silang makalayo mula sa mga humahabol sa kanila. Salamat kay Ryan dahil tinulungan sila nito. Ilang sandali pa'y bumagal na ang takbo ng lalaki kaya nakahinga na siya ng malalim. Animoy na bunutan siya ng tinik sa dibdib. Salamat naman at malayo na siya sa gurang na iyon. Lumipat siya sa unahang upuan para makita niya ng maayos ang mukha ng lalaki. Tinanggal niya rin ang suot itong shades at mask saka itinapon sa labas. Di ko makita ang mukha mo. Malayo na tayo sa mga humahabol sa atin, kaya wala na ang makakakilala sa'yo. Himig paliwanag niya nang sulyapan siya nito. Kamusta ka? Hindi ka ba sinaktan ng dad mo? Tanong nito na nasa boses ang pag-aalala. Napangiti siyang tiningnan ito. Sabi ko na nga ba, nag-aalala ka rin sa'kin? Ngiti niya. Tinatanong kita. Matigas nitong sabi. Okay ako. Hindi naman ako sasaktan ni dad. Tugon niyang nagpapakyot sa lalaking sinili pa ang suplado nitong mukha. Pansamantalang ilalayo kita sa ama mo. Bukas makikipagkita ako sa kanya. Seryosong sabi nito. Nababaliw ka na ba? Naiinis niyang bulyaw sa lalaki. Tiyak ipapapatay ito sa mga tauhan ng kanyang ama. Ano, habang buhay ba natin? Tatakbuhan ang dad mo? May naisip akong solusyon. Bigla ay sabi niya. Napakunot noo ito. Anong solusyon? Pakasalan mo ko. Walang utal niyang sabi. Bigla nitong natapakan ng preno sa pagkagulat. Natigilan nitong tinitigan siya bago umiling. Hindi kita gusto babaeng butike. Ilalayo lang kita sa dad mo pagkatapos. Bahala ka na sa buhay mo. Sabi nito sa kamuling nagmaneho. Okay lang kahit hindi mo ko gusto. Alam ko yun. Kapag naikasal ako sa'yo, hindi na ako pwedeng ikasal sa gurang na inche kaya please.
kasalan mo ko. Promise, pagkatapos, lalayo na ako sa'yo, please. Pagmamakaawa niya sa lalaki, may choice ba ako? Seryosong sabi nito. Tuwang-tuwa siyang napayakap dito. Thank you so much, Phil. Pangako, tatanawin ko utang na loob sa'yo to. Nakangiting sabi niya. Oo na, pwede, lumayo ka sa'kin kung ayaw mong mabangga tayo. Saway nito sa kanya. Napilitan siyang humiwalay dito na ibinaling sa labas ng sasakyan ang paningin. Malaya na sila sa mga humahabol sa kanila at alam niya, tuluyan na sila nakalabas ng kamay nilaan dahil napapaligiran na ng malalaking puno ang daan at bibihira na ang kabahayan. Alam niyang hindi rin iyon papunta sa Santa Faustina. Nagtataka siyang tumingin sa gawin ng kasama. San tayo pupunta? Tanong niya sa lalaki. San pa? Eh di maghahanap ng pareng magkakasal sa atin. Di ba gusto mong magpakasal sa akin? Sayang naman yung suot mo. Solya pa nito. As in, now na? Di ka naman excited? Ngiti niya sa lalaki dahil tila nakikiliti siyang isipin na ora mismo ikakasal na sila. Sa halip na tumugon ay mabilis nitong pinatakbo ang sasakyan. Tahimik naman niyang tiningnan ang kanilang dinadaanan habang papasok sa di kilalang probinsya. Pagkalipas ng halos kalahating oras, huminto sila sa harapan ng isang kathedral. Dito ka lang. Anito agad na bumaba ng kotse saka pumasok sa loob ng kathedral. Matagal ito sa loob na halos kainipan niya bago siya binalikan at seryoso ang mukha. Halika na. Anito sa kanya matapos buksan ang pinto sa tapat niya. Sumunod siya sa lalaki hanggang sa loob ng kathedral at nagulat pa siya na makita ang isang pare malapit sa altar at seryoso nakatingin sa kanila ni Phil. Siyang magkakasal sa atin. Usal na lalaki habang papalapit sila sa pare. Malawak na noon ang kanyang mga ngiti dahil natupad ang kanyang wish. Isang kalayaan para sa kanya ang pagpapakasal nilang iyon na lalaki. Ilang sandali lamang ay binabasbasa na sila ni Father na nakilala niya sa pangalang Father Gregorio Oreño. Ngayong araw ay binabasbasan ko kayo bilang mag-asawa sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, Phil, pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Ani ni Father sa lalaki. Wala namang pag-aalinlangang dinampian siya ni Phil ng halik sa noo. Bakit sa noo? Anong akala mo sa akin, anak mo? Pinandilatan niya itong bulong. Salamat, Father, aalis na ho kami. Sabi ni Phil sa pare na hindi pinansin ang sinabi niya. Sige, humayo kayo at magpakarami. May ngiti sa labi ng pare bago sila iginiya sa pinto. Inalalayan naman siya ni Phil pasakay sa kotse. Wala itong imik na muling binuhay ang makina ng sasakyan at seryoso nagmaneho na parang walang maganap sa kanila kanina lang. Para lang itong tuod o talagang baliwala lang sa lalaki ang kasal nila. Wala din siyang pake basta masaya siyang isiping asawa niya ito. Gamit ang GPS device nito ay naghagilap si Phil nang pwede nilang pansamantalang matutuluyan. Humantong sila sa isang hotel. Kinikilig pa siya nang pumasok sila sa loob pero nadismaya siya nang marinig ang dalawang kwartong binayaran ng lalaki. Magkatabi lamang iyon pero hindi siya komportable dahil baka mamaya ay may nakasunod sa kanilang tauhan ng kanyang ama at kidnapin siya. Nagmamadali niyang kinatok ang lalaki na agad pumasok sa kwarto nito matapos siyang pagbuksan. Nagugutom ako. Saka ang init ng suot ko. Reklamo niya nang walang imik siya nitong sinulyapan. Isinara nito ang pintuan saka kinuha ang cellphone. Siya na may humiga sa kama dahil feeling niya napagod talaga siya ng husto. Mag-order ako ng pagkain para makakain ka na. Saka may kalapit na palingki rito. Ako na ang bibili ng damit mo. Sabi nito habang may tinatawagan. Ayoko, sasama ako sa'yo. Baka mamaya masundan ako ng mga tauhan ni Dan. Tas kidnapin nila ako at ilayo na naman ako sa'yo. Hindi na nila tayo masusundan. Malayo na tayo sa Maynila. Nagsimula lang mainis ang lalaki sa kakulitan niya. Paano ka naman nakakasiguro, Aber? Paano kung pati tauhan ni Zihan, ipinahanap ako? I'm sure, galit na galit siya ngayon sa di ko pagsipot sa kasal namin. Napakamot ito sa noong matapos niyang tumalak. Okay, fine, dito ka lang sa tabi ko at huwag ka nang lalayo para manahimik ka na. Ano, ayos ba? Inis pa nitong tanong. Nag-thumbs up siya. Ayos na ayos. Dito din ako matutulog, ha? Ayoko sa kabilang kwarto. Sabi pa niya na di ito tumugon at nagbanyo.
Naisip pa nga niya ito sundan kaso baka magalit. Paglabas ng lalaki matapos ang 30 minutes ay wala na itong suot na t-shirt at basa ang katawan nito na tila naligo. Sinundan niya ito ng tingin habang pinagsasawa ang mga mata sa maganda nitong katawan. Kasalukuyan itong nagpupunas ng basang buhok na tinungo ang pinto matapos may kumatong. Dumating ang inorder nitong pagkain.